Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor. Welcome niya po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Araw po ng Wednesday at ang dalangin ng aking puso, ang biyaya, pagpapala at pag-iingat ng ating Diyos na buhay, ang patuloy po ninyong nararanasan. Sa umaga pong ito ng ating pag-aaral ay pinamagatan ko pong The Power of Money. It is an exposition on Matthew chapter 6, 19 to 24. At tingnan po natin ang mensahe ng mga talatang ito, and I hope na sa umagang ito'y dalahin tayo nito sa pagkaunawa sa kahalagahan on how to manage our resources and see the problem caused by the love of money. So tingnan po natin ang talata at ganito po ang sinasabi. Do not store up for yourselves treasures on earth where moths and vermin destroy and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven where moths and vermins do not destroy and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. The eye is the lamp of the body. If your eyes are healthy, your whole body will be full of light. But if your eyes are unhealthy, your whole body will be full of darkness. If then the light within you is darkness, how great is that darkness? No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Matthew chapter 6, 19 to 24. The text that we have this morning seems to be a case of reverse word order. Sa verse 21 specifically, ini-highlight ko po yung verse 21 kasi po, this is the heart of the matter that we will be discussing tonight or today. Sabi sa Matthew 6:21, "For where your treasure is, there your heart will be also." Madalas nating pinaniniwalaan na kung nasaan yung ating puso, na andoon din ang ating kayamanan. Pero Jesus had this on reverse. So Jesus here is saying, where your treasure is, there your heart will be also. So i-expect po natin mga kapatid na madalas nating naririnig na kung nasaan ang iyong puso, na andoon din ang iyong kayamanan. Tama po ba? But the real words of the Lord Jesus himself says the other way around. Where your treasure is, there your heart will be also. In other words, your money follows your heart. Those are the things that commonly are in our minds. Our money will follow your heart. But here in the text, it's the other way. Jesus says the opposite. Your heart follows your money. So that is how powerful money is. Ang akala po natin, ang nagdidikta tungkol sa pera ay ang puso ng tao. Pero kung titingnan natin, nilinaw ng Panginoon dito na kung nasaan ang iyong pera, nandun din ang iyong puso. So, your heart will follow where your money is. How you spend your money matters more than you realize. And your heart follows your treasure. Hindi ko po alam kung napagbulay-bulayan nyo na po ang katotohanan ito or sumagi na sa inyong isipan na madalas ang mga alalahanin natin ay nakafocus doon sa kung nasaan pwedeng makita, pwedeng matagpuan, o kung saan makukuha ang pera. Our approach to money and possession is central to our spiritual lives. Hindi natin pwedeng paghiwalayin ang pananaw natin tungkol sa pera at kayamanan tungkol sa mga bagay na espiritual. Sapagkat ang sabi nga ng Biblia, hinahabol ng puso ng tao kung nasaan ang kanyang kayamanan. My heart always goes where I put my money. Pero basically, hindi naman atin yun eh, hindi po ba? Kung tayo po'y mananampalataya, alam naman natin yung pagiging mabuting katiwala na ang realidad ay ito. Na ang anumang bagay na meron tayo,
ay katiwala lang ng Diyos sa atin, hindi naman talaga tayo ang tunay na nagmamay-ari. But, let us go to that point. Ang sabi ng Biblia at ang sabi ng Matthew 6:21, "For where your treasure is, there your heart will be also." Katulad daw po ng compass yan eh. Alam niyo po yung compass, yung needle ng compass, it always follow the north. No? Kaya lagi siyang nakatutok sa north eh. As surely as the compass needle follows north, yung puso ng tao will follow the treasure. No? Likas daw po yan sa tao. This is a remarkable truth. At hindi naman nagsisinungaling ang Panginoong Hesukristo nang sabihin niya ang bahagi na ito. For where your treasure is, there your heart will be also. And the Lord is reiterating the fact that money is so powerful na kapag hindi natin alam, hindi natin natutunan na tingnan ang pera in the light and in the light of the gospel and in the light of the word of God, we will be swayed by money. Because we will follow it. Our heart will follow it. So, what we do with our money doesn't simply indicate where our hearts are. According to Jesus, it determines where our hearts go. Hindi lang po nadedetermina ng pera kung nasaan ang puso natin, nadedetermina rin ng pera kung saan papunta ang puso natin. Hindi po ba? Napaka-simpleng bagay, pero hindi po natin napagtutuunan ang pansin, lalo na po ng mga mananampalataya. Jesus didn't get things backward at all. Jesus understood an important truth, and the truth that money is so powerful. Kaya ang title natin ngayong umaga, The Power of Money. Jesus begins in this passage by talking about the power of money. And we already know money is powerful. If you have money, and enough money, you can quit your work. Pangarap po ng lahat yan eh. Yung iba nga sabi, tumama lang ako sa loto. Kinabukasan, magre-retiro na ako. Hindi na ako magtatrabaho. Ganito ang gagawin ko, ganun ang gagawin ko. That is how powerful money is. Kaya kang gawing hari ng pera. Kaya kang pagretiruhin ng pera. Kaya kang gawing powerful ng money. Sabi nga, you can travel wherever you like. Lalo na yung mga sabik umuwi ng Pilipinas na hindi makauwi-uwi ng Pilipinas na nasa abroad dahil una iniisip yung palang pamasahe, kayamanan na pagdating doon, siyempre gusto mong maging matulungin yung mga gusto mong bigyan, gusto mong pakainin, gusto mong i-treat, gusto mong ipasyal. So yun yung mga naghihinder sa'yo at ang pumapasok sa kaisipan natin, if only I have money then I can do those things. At iyan po mga kapatid, palatandaan lang how powerful money is. Nakakapag-manipulate tayo ng tao dahil sa pera. Nauutusan natin ang pera para gumawa ng maraming alipin, maraming mga tagasunod. Ngayon, ang kapangyarihan ng pera na mamanipulate kahit na po ang takbo ng resulta ng botohan o ng eleksyon. So nagiging popular ka kapag meron kang pera. At iyan po ang kapangyarihan ng salapi. But that's not the kind of power Jesus was talking about in the passage that we have. Yes, that is how powerful money is, pero hindi yung kapangyarihan na yan ng pera ang dinidiscuss ni Jesus sa Matthew chapter 6. Ano yung inilalarawan ng Panginoon dito ang kapangyarihan ng salapi? Atin po yung iisa-isahin. May tatlong bagay. Jesus describes three kinds of power using three-word pictures sa Matthew chapter 6. Samahan po ninyo ako at ito po yung magiging pagbubulay-bulay natin ngayong umaga. So, ano ang nagagawa ng pera? Una, money can set the direction of your life. Aminin man natin o hindi, ang sabi po ng Panginoong Hesukristo, where your treasure is, that is where your heart will be also. So, anong ibig sabihin noon? Kung nasaan ang pera mo, at ang paniniwala mong matatagpuan ng pera, dadaling ka ng puso mo doon. And money can set the direction of your life. Saan natin ito makikita? Basahin po natin ang Matthew 6:19,
to, by the way, I would like to set three things. Ano po? Three things. A word picture. Una, money can set the direction of your life. Second, money can cloud your vision. And third, money can compete with God. Those are the three word pictures na ginamit ng Panginoon na ating pinaka-summary ng sermon ngayong umaga. So, yan yung tatlong picture. Kung nakarating kayo sa portion na ito, tapos na ang sermon. Pero yan po yung tatlong kapangyarihan na inilalarawan ng Panginoon na pwedeng gawin ng pera sa buhay ng isang tao. Money can set the direction of your life, money can cloud your vision, and money can compete with God. Isa-isahin natin. Una, money can set the direction of your life. Ito yung binabanggit ko kanina, Matthew chapter 6, 19 to 21. Ano po ang sabi ng Panginoon diyan? Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and vermin destroys, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moth and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. So ano pong ibig sabihin ng ating Panginoon? Basically, ang sinasabi niya rito, do not invest all your time and energy and your money in things that get old, get rust, and get out of style and can be snatched away anytime. Huwag nating ilagay ang ating buhay, ang ating enerhiya, ang ating buong buhay sa kayamanan na kung saan anytime pwedeng mawala. Instead, ang sabi niya rito, put your life into things that matter. Like what? Your relationship with God. Your relationship with His kingdom. Because where you put your resources is, there you will also put your heart. Your heart is the steering wheel to your engine of desire. Kaya kung nandun yung pinagtutuunan ng puso mo, dadalahin ka ng bagay na yon kung saan kanya gustong dalahin. According to our Lord Jesus, sabi po niya rin, your heart follows your treasure. Not the other way around. It is not your treasure that will follow your heart. It is your heart that will crave for treasure. Nakuha niyo po mga kapatid. Opo, alam natin, the human hearts are evil. Sinasabi naman ng Biblia yon. Pero ano pong mga bagay na dapat nating pagtuunan ng pansin mula sa ating puso? Instead of following money, treasure, we need to follow the kingdom of God. So ang sabi po ng Panginoon, your heart is the control center of your life. Jesus says that what you treasure, what you value the most, will determine everything about you. You will give your loyalty to whatever has primary significance in your life. Sabihin nyo kung hindi yan totoo. At sabihin po natin nagsisinungaling si Jesus kung hindi yan totoo. Whatever we put value in our lives and whatever has primary significance, that is where your heart will be. Kung anong pinakamahalaga. There is nothing wrong with having a house. There is nothing wrong with having new car or condominium or retirement plan. Hindi tayo pinagbabawalan ng Panginoon ang mga bagay na yon, and He is not even condemning possessions. Kung meron kang pag-aari, kung meron kang kayamanan, hindi ka pinapagalitan ng Panginoon na magkaroon ng mga bagay na ito. The Bible actually protects our possessions. And read the law and you will find commands about not to take what doesn't belongs to you. The Bible isn't against having stuff or gaining stuff. God is actually a generous God who provides for His children. Everything we have is a gift from Him. So if you have money right now and you were blessed by God, praise the Lord. Then what is Jesus concerned with sa ating mga talata? Tandaan po ninyo, Jesus is not talking about what we have. He is talking about our attitude towards what we have. Hindi issue kung gaano karami yan eh. Hindi issue yung salapi eh. Ang issue kung anong ginagawa natin tungkol sa mga bagay na ito. Jesus is concerned
with the insatiable, yung hindi napapatid, yung hindi nawawalang pagkauhaw, yung hindi nawawalang pagnanasa and longing for more of material possessions and consequent lack of contentment and absence of trust in God our Father who has promised to supply all needful things to His children. Yan ang concern ng Panginoon. The word treasures here surely involve possessions, but it is not the same as possessions. Ano po? Instead, it refers to the accumulations of things. Hindi po masama yung possession eh. Ang masama yung accumulation, yung insatiable longing to accumulate things. And the focus of joy is no longer on God, but on the accumulation. Your joy is no longer on the possession, but on the accumulations. Hindi na doon sa kung anong meron ka. Hindi ka na naliligayahan doon sa kung anong meron ka. Kung hindi kung ano pa yung pwede mong idagdag, ano pa ang pwede mong makuha doon sa mga bagay na meron ka. So yun po yung concern dito eh, ng ating Panginoon. Jesus concerned with the insatiable longing for more material possessions na hindi na ano tawag doon, hindi napapatid. Ano ba tawag doon? Hindi nasasatisfied na pangangailangan at kagustuhan. So, it refers to the spirit of acquisitiveness. Yung acquisition, yung pagkagumon sa mga bagay na higit pa sa meron ka. Or the desire to acquire. Kaya nga po mga kapatid, whatever is uppermost in your affection is your God. Whatever is the uppermost in your affection is your God and will shape every aspect of your life. Basic to mga kapatid. Simple ito. Pero itong simpleng bagay na ito, para sa mga mananampalataya, ang constant struggle ng bawat isa sa atin. Because wala tayong tigil sa pagde-desire to acquire. Kahit nasang lugar tayo, hindi lang po sa mga bansa yan na malaki ang sweldo. Hindi lang yan sa mga bansa na merong maraming opportunity. Kahit nasang lugar, the desire to acquire will always be the problem. And that is how powerful that desire. Ano po? So, holding money as a treasure will shape your heart and the direction of your life. Money has the power to shape the direction of your life. Aminin man natin o hindi, kung ano yung mga nagpapagising sa iyo sa umaga, yun ang desire mo. Kung ano yung mga bagay na nakapagbibigay sa iyo ng saya, nakapagbibigay sa iyo ng joy, ng satisfaction, yun ang siyang nagdidikta ng direksyon ng buhay mo. Kaya kung wala ka nang iniintindi, kung lagi kundi ang silipin ng bank account mo, at tingnan kung ito ba'y nadadagdagan araw-araw o linggo-linggo, buwan-buwan, eh baka mga kapatid, you are being guided by your desire to acquire. Katulad ng sinasabi ng Bible na where your treasure is, that is where your heart will be also. Tama? Yan po yung una eh. Money can dictate the direction of your life. No? It can set the direction of your life. That is the first. Then second, ano pa yung word picture analogy na ginamit ng Panginoon? Pangalawa, money can cloud your vision. Pwede tayong bulagin ito. At yung mga taong bulag, hindi niya alam na siya bulag. Dahil nandun lang siya sa direksyon na yun. No? Sabi po ng verse 22 to 23 ng Matthew chapter 6. The eye is the lamp of the body. So, ito po in reference doon sa acquisition. No? Huwag nating aalisin. Galing yan sa verse 21. Where your treasure is, that is where your heart is. Sabi ng Panginoon, the eye is the lamp of the body. If your eyes are healthy, your whole body will be full of light. But if your eyes are unhealthy, your whole body will be full of darkness. Anong ibig sabihin nito? Kapag naka-direksyon ka lang sa pag-acquire ng pera, kapag ang puso mo nandun na rin sa direksyon ng paghabol sa pera, ano nangyiresulta nito? Binubulag ka na nito, kapatid.
and your whole body will be full of darkness. If then the light within you is darkness, how great is that darkness? So dito po makikita natin ang gustong sabihin ng Panginoon. We all want to see clearly. Sino bang gustong lumakad sa kadiliman? When your eyes function properly, your whole body benefits. You don't bump into things, for instance, but if your eyes are diseased, your eyes is damaged, your whole body exists in state of darkness. That will be the result. Even if it is lights out, you won't be able to see that light and the benefit from it. Jesus here is stating that money has a way of blinding us. Kaya nga sabi natin, ano ba naman yan? Yumaman lang, nagkaganya na. Nagkaroon lang ng pera, nagkagano na. Dahil may katotohanan po na merong pagkakataon na binubulag po ang tao ng kanyang pagnanasa sa kayamanan. When we try to divide our attention between God and money, we lack clear vision and our lives are plunged into darkness. At mga kapatid, hindi itong magandang sitwasyon. It is not a good situation. To being blind and be blinded by the desires to material wealth, ito po ang siyang nakapaglalayo sa atin sa mga bagay na may kinalaman tungkol sa Diyos. Kaya nga, ang realidad eh, ito eh, money changes the way we see things. Binabago ng pera kung paano tayo tumitingin sa mundo, paano tayo tumitingin sa relihiyon, paano tayo tumitingin sa ating pakikipagrelasyon. Napakalaki ng epekto ng pera. Paano tayo tumitingin sa pakikipagkaibigan? Paano tayo tumitingin sa pagtulong sa ating kapwa? Minsan po, dahil sa marami mong pera, ang hirap mo nang humanap ng kaibigan dahil ang pakiramdam mo, kaya lang nakikipagkaibigan sa'yo dahil gusto ng perang meron ka. Sabihin niyo po kung hindi. Sabihin niyo po kung tama o mali. Money changes the way we see things. Money can cloud our vision. Tama po ba? And it has the power to blind you to what's really important. At the end of the day, ano bang mahalaga? At the end of the day, napakahalaga ng mga matitibay na relasyon ng ating buhay. Pero minsan dahil sa pag-acquire ng pera, sa pagnanasa sa pera, pati na yung mga mahalagang relasyon ng buhay mo, nawawala na sa'yo. And when you are spiritually blinded, it doesn't just affect your eyes. It affects your whole being that will plunge into darkness. That's how powerful money is. If you are not careful, money can blind you. Tama? Kaya dami na pong tao talaga, aminin man natin o hindi, bulag na eh. Nasa isang direction na lamang. Yung Matthew chapter o yung Luke chapter 12. Do you remember the man sa Luke chapter 12 na mayaman, no? Umani ng maraming ani. Tapos ano sabi niya? Hindi na niya naisip na dahil sa sobrang dami ng kayamanan niya, ibahagi na lang sa iba, ibahagi sa kanyang mga ani o sa kanyang mga trabador. Hindi. Ang nasa isipan niya, yung kamalig na meron ako, gigibain ko at magtatayo ako ng mas malaki pa. At doon ko ilalagay ang aking napakaraming ani. At tapos sasabihin ko sa kaluluwa ko, kausap niya yung kanyang kaluluwa, eat, drink, and be merry. Pero nasabi po ng Bible sa Luke chapter 12, hangal, hindi mo nalalaman ngayong gabi, kukunin ang iyong kaluluwa at ang mga bagay na ito, mapapakanino kaya? Maging ang Bible, hindi tiniya kung saan mapupunta yung mga bagay na yun eh. Pero sa Matthew chapter 6, binanggit kung saan pupunta yon. Mabubulok yon, aamagin yon, kakalawangin yon, at ang sabi ng Bible, nanakawin yon ng iba. Tama? Money changes the way we see things. At anong nagiging epekto? We will be blinded by money. We will be blinded to the truth of God. Yan ang pangalawa. So let us go to the third. Another word picture that Jesus uses, money can compete with God. Not only that, money can rival God. Ang sabi po ng verse 24,
we cannot serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. No one can serve two masters. There's really no in-between. No, hindi tayo po pwedeng lumakad sa gitna ng dalawang bagay na ito. These are two fundamentally different ways to live. It is either we will live by the dictate of money, or we will live by the dictate of God's Word and His Holy Spirit. Your heart will either be loyal to your money, or it will be loyal to God. Take note, you can use your money to be loyal to God, but you cannot serve God and serve money at the same time. Amen? You cannot be loyal to both at the same time. You must choose. Jesus actually present money as a rival God eh. Ano daw pong mga bagay na umaagaw ng atensyon natin ng higit kaysa sa Diyos, ang tawag doon, Diyos-Diyosan eh. Tama po ba? At dito po mga kapatid, nilinaw ng Panginoon na ang pera ay pwedeng maging Diyos-Diyosan. Because where your treasure is, that is where your heart will be also. Jesus actually present money as rival gods. And here's the choice. You can serve a heavenly Father who is intimately involved with you and knows your needs, and He will provide for you according to verses 25 to 34. Or you can serve money or mammon, which will not love you back, which lasts for only a short time, will blind you and leave you anxious or worrier. The choice is yours. So take note that the problem with money is that it will always leave us anxious. It will always leave us worry. Sabi nga ni Martin Luther, ito po ang sabi ni Martin Luther, the great idol money or mammon has anointed three trustees. May tatlong katiwala daw po yung mammon. Una, rust, moths, and thieves that ought to remind us of the temporality of possessions. Pinapala ni Martin Luther ang sinabi ng Panginoong Hesukristo. May katiwala ang pera at ang tatlong katiwala ng pera ay ano? Kalawang, moth, ano ba yung moth? Oh? At tsaka thieves. Rust, moth, and thieves. And they ought to remind us na ang lahat ng ating possession will only be temporary. Amen? You've always got to worry about losing your money to one of the three. Laging may chances na mawawala ang pera, kakalawangin, mabubulok, no po, at nanakawin. Kaya lagi tayong takot na takot eh, pag marami tayo eh. Pag marami tayong salapi, lagi tayong takot, baka bumagsak ang ekonomiya, baka ang bangko ay magluko, baka magsara ang bangko. Kaya lahat ng paraan ginagawa natin, dinidivide-divide natin ang pera natin sa maraming bangko. Yung iba na walang tiwala sa bangko, ibinabaon ng pera, itinatago sa kung saan-saan, nakalaunan, nabubulok. Nakakalungkot na meron po akong nabalitaan na sa kaiipon ng pera, na demonetize na yung pera. Ibig sabihin, hindi na tinatanggap sa circulation, sa katatago ng pera. Inabot na ng demonetization yung pera niya. No? Ano naging silbi nun? Di po ba? Wala. Ang nakinabang? Yun nga po. Moth and vermins. No po? Yun ang sabi ng Bible eh. Vermins, yun yung mga daga. No po? Maliit na daga. So, you will always got to worry about losing your money to one of the three. Money demands your loyalty. And when you give it your loyalty, you cannot give it to God. Your money demands your attention. Pag marami ka niyan, talagang it demands your attention dahil ang gusto mo, huwag itong mababawasan. Gusto mo, madadagdagan pa ito na madadagdagan. Kahapon o nung Sunday po, dumalo ko sa isang gawain ng anniversary ng ating church dito sa Canada. May nakakwentuhan po ako mga kapatid doon. Sabi po ng isang kapatid, mabuti pa Bishop nung araw na simple lang ang buhay natin nung dumating tayo sa Canada eh. Naalala nga po niya yung panahon na pumipila pa sila sa Winnipeg Harvest. Yung pong Winnipeg Harvest, yung po yung food bank dito eh. Apo,
Yung mga bagong dating noon dito, pumipila po kami. Naka-experience po ako pumila noon sa food bank na napaka dami pong ibinibigay. Good, ano po yun eh, 2-week supplies. Kasi every 2 weeks po yun eh. Every 2 weeks, pupuntal, tatawag lang po kayo doon. Pag tumawag kayo, kasama na kayo sa listahan. Sa oras ng bigayan, pipila po kayo doon. You can carry as much as you want. Sako-sakong patatas po yun. May gatas kung meron kang baby, may diapers pa, at kung ano-ano pa, may mga laruan pa ng bata. Tapos yung mga dilata, no, yung mga kopi nga lang ho yun, kupe, tapos nirexpiring. Pero sapat po yun para i-consume mo within 2 weeks. Tapos after 2 weeks, eh pwede ka na naman pumila. Alam niyo po mga kapatid, maniwala ko kayo, hindi namin nauubos. Kaya tumigil na ho kami sa pagpila doon. Basically, para naman ho talaga yun sa mga madalas ay yung mga kinakapos, yung mga kinukulang talaga sa pangangailangan. At yun yung mga nag-a-adjust pa lang sa buhay dito sa Canada o mga homeless people. Kaya ganun po yung ano, ganun po yung Canada, tinutulungan po nila sa pamamagitan noon. At yung po'y kinukuha nila ng yung Winnipeg Harvest na ngayon ay Manitoba Harvest na po yun eh. Yung po ay kinukuha nila sa mga supermarket, yung mga nakukuping lata, hindi na po yun, di ba kayo naman, di kayo nabili ng kopi, eh, di ba? Tapos yung mga nirexpiring, nilalagay po nila yun sa bin, yun po yung kinukuha ng Manitoba Harvest, at yun po yung idinidistribute nila sa mga nangangailangan. So, ganun po mga kapatid, at ang sabi po nitong kakwentuhan ko nung Sunday, napakasimple ng buhay natin nung bagong dating tayo rito eh. Pero ngayon, aminin natin o hindi, naglakihan na yung mga sweldo natin. Wala na tayong binabantayan, kundi nababawasan ba yung ating ipon? Nadadagdagan ba yung ating ipon? And that concerns us. The more money we have, lumalaki rin ang gastos. Lumalaki rin ang alalahanin kapag dumarating na sa mga bagay na ganon. Ano po? Kaya you can't live a life of overconsumption and serve God. It's impossible. Sabi nga po, it is arguable that materialism is the single biggest competitor with authentic Christianity for the heart and souls of millions in our world today, including many in the visible church. Ito po yung biggest competitor eh, ng tunay na Kristiyano sa mundo, sa puso ng maraming mga tao sa mundo. Jesus proclaims that unless we are willing to serve Him wholeheartedly in every areas of life, but particularly with our material resources, we cannot claim to be serving Him at all. Tayo na nagsasabing mahal natin ang Diyos, tayo na nagsasabing gusto nating paglingkuran ng Diyos, be honest. Wala namang makasasagot niyan kundi tayo eh. Sino nga ba ang ating pinaglilingkuran? Sino nga bang hinahabol ng ating puso? Ang hinahabol ba ng ating puso ay ang ating Panginoon? O ang material possession? Hindi naman pwede magkamali si Jesus. Where your treasure is, that is where your heart will be also. Tandaan po ninyo, in the Western world, materialism has become the new dominant system of meaning. Materialism has become the new dominant system of meaning. Ang kahulugan, ang halaga, ang mga bagay ay dinedetermina na ng mga bagay na material. Atheism hasn't replaced cultural Christianity. Shopping has. Materialism has. The desire to acquire has. Kaya hindi atheism ang problema ng mga Kristiyano. Ang problema ng mga Kristiyano ay ang pagiging gahaman at walang satisfaction. Pera ang dominant religion of the world. Dominant system that dictates meaning sa ating mga buhay. Yes, mga kapatid, masakit, pero ito ang katotohanan. If we were struggling with what Jesus says here, it's probably evidence that we were captivated by another gospel. A vision of the good life that has more to do with materialism than the good news of the Lord Jesus Christ. Tatlong bagay ang atin pong pinagtuunan ng pansin. Una,
Money can set the direction of your life. Second, money can cloud your vision. And third, money can compete with God. Now, what we should do? Anong dapat natin gawin? Iniwanan ba tayo ng Matthew chapter 6 sa kawalan? Hindi. Kapag nagbigay ng paalaala ang Biblia, lagi po itong may solusyon. So what should we do then? Jesus warns us about the power of money, but He also gives us three positive commands. Every time everything else is meant to help you to see the command as wise and right and joyfully possible. Pag nagbigay ng utos ang Panginoon, alam natin na ito'y makabubuti sa bawat isa sa atin. Hindi tayo iniwanan ng Matthew chapter 6 sa kawalan. Three commands are, 1. Lay up for yourselves treasures in heaven. Matthew chapter 6 verse 20. So ano po ang sabi ng Matthew chapter 6:21? Where your treasure is, that is where your heart will be also. Para maiwasan 'yon, binanggit ng verse 20, store up for yourselves treasure in heaven, where moth and vermin do not destroy and where thieves do not break in and steal. 'Yan ang solusyon. Mag-ipon tayo hindi ng kayamanan dito sa lupa, kung hindi ng mga kayamanan sa langit. Kung ang kayamanan mo nasa langit, that is where your heart will be also. Because where your treasure is, in verse 21, that is where your heart will be also. Amen? So, anong dapat natin gawin? So, lay up for yourselves treasures in heaven. So, anong ibig sabihin nun? Yung perang meron ka rito, pagtrabahuhin mo para sa langit. Yung kayamanang meron ka rito, pagtrabahuhin mo ang pera para sa mga bagay na makalangit. Hindi po iniipon ng pera para sa iyong sarili sa future consumption. Dahil ang sabi ng Biblia, sapat ang biyaya ng Diyos sa bawat araw. Kaya katakot na takot eh. May pera ka na nga, takot ka pa. Anong kinatatakot mo? Mawala yung pera. Samantala ang sinasabi naman ng Biblia, sapat ang kanyang biyaya araw-araw. Kung sapat ang biyaya araw-araw, anong dapat mong ikatakot? Hindi po ba? So, three commands are, lay up for yourselves treasures in heaven. Number two, do not be anxious. Sa mababaw na lingwahe, huwag kang mag-alala. Matthew 6:25, ito po ang sabi. Therefore, I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food and the body more than clothes? So do not worry. Bahagi po yan ng Matthew chapter 6. At dyan po ipinakikita na meron dalawang uri ng pamumuhay, namumuhay ka para sa Diyos o namumuhay ka para sa mga bagay na material. And most of the time, aminin man natin o hindi, ang madalas na ating pinag-aalalahanan ay may kinalaman sa mga bagay na material. At pangatlo, seek the kingdom of God and His righteousness. Nasa 6:33 po yan. At yan po ay may kinalaman din sa usapin ng pera. Anumang pangangailangan sa buhay, anumang mga bagay na pinagtutuunan natin ng pansin, eh hanapin muna natin ang kanyang kaharian. Now, that is where supposed to be our heart will be. And that is where our heart should be. In seeking the kingdom of God and His righteousness. Amen? So that is what we should do. Three commands that are set before us. Lay for yourselves treasures in heaven. Ipunin natin ang mga bagay na makalangit. Yung ating kayamanan ilagay natin sa mga bagay na makalangit. I-invest natin sa mga bagay na makalangit. Itulong natin sa mga bagay na makalangit. And do not be anxious. Seek first the kingdom of God and His righteousness. This will make your life a little easy. This will make your life full of joy. Now, may tatlong practical things na suggested ang inyong lingkod. Tatlong practical na bagay. One, get rid of stuff that distracts you. Tanggalin natin ang ating mga bagay, ang ating mga sarili sa mga bagay na magbibigay sa atin ng distraction.
A man went to his pastor and said, "Pastor, meron akong stock, share of stock sa isang oil company. Simula nung na-acquire ko ang stock na ito, sinira nito ang buhay ko dahil wala na akong inisip kundi yung stocks na ito. I keep looking at that stock. It's like an idol to me. So I am having trouble with my spiritual life. So I am here right now. I want to give this share, this stocks to you." Sabi ng pastor, "Hindi ko kailangan yung problema mo. Kaya ka nga namumroblema sa buhay mo ngayon dahil wala ka nang ginawa kundi isipin ang stock na yan. Bakit mo ibibigay sa akin?" But the man insisted. At ang sabi niya, "Pastor, itatransfer ko sa iyo ang stocks na ito. Mula ngayon, sa iyo na ito." You know what happened? Ano po nangyari? I guess, alam na ninyo kung ano nangyari. Ang sabi ng pastor, simula nung napalipat sa kanya yung stocks na yon, simula nun, wala na rin siyang ginawa kundi bantayan ang bantayan yung shares of stocks, kung ito'y tumataas, kung ito'y bumababa. Dahil doon, it messed up his mind. Sabi ng pastor, "I've never had anything like that, and anyway, I was calling up and worrying about that stock, and I'd watch it up and go, I'd watch it up and go down, so I finally said to myself, it is high time I also want to give up that stocks." So what do you have that you care about too much that is distracting you from God? Mga kapatid, maybe it is just a simple, practical thing that you need to do. Get rid of stuff that distracts you. Meron pong isang Filipina dito sa Canada ang siyang nag-testimony na nakaraan na aking napanood sa Facebook. Dumating siya rito sa Canada nung hindi pa siya permanent resident. Wala siyang desire kundi pagdating ng araw makabili siya ng isang bagong kotse. Kaya ang ginawa niya, pagka-PR na pagka-PR niya, meaning pag, nang naging permanent resident siya, what they did, yung kanilang lumang Dodge Caravan na ginamit nila for 2 years, ay bigla nilang ibinenta and pumunta sa dealership, umutang ng isang bagong Honda Civic. Tuntua siya dahil bagong Honda Civic. Ang nangyari, yung kanyang sinusweldo kulang para pambayad ng isang bagong Honda Civic. Dahil alam niyo po ba rito, bi-weekly ang bayaran nun eh. Kung isang bagong Honda Civic ngayon, siguro around 400 bi-weekly, so $800 a month ang babayaran mo. Let's say, huwag nang ganun. Baka sabihin naman nila sobrang mahal. Mga $700, $350 bi-weekly. Every 2 weeks, sumasahod lang po sila ng $1,000 bi-weekly. May pagkain, may apartment at lahat. So, ano pong nangyari? So, nung lumaon, ayon sa kanyang kwento, kulang na yung kanyang sinusweldo para pambayad ng kotse, ng apartment at ng pagkain. Dumating yung punto na yung kanilang ginagasta on a regular basis, inuutang na lang nila sa credit card. After 2 years, na nagbabayad ng kotse. By the way, yung kotse ho ay hindi pa ho acquisition, kung hindi ito'y lease lang. Ano po, lease? Yung pong lease kasi, mas mababa ng konti kesa doon sa binili mo na yung kotse o niloan mo as utang. So, yung lease, lease nga eh, renta, na yun po ay babayaran mo ng 5 years. Pagkatapos ng 5 years, meron kang option kung gusto mong bilihin o hindi. Pero basically, hindi sa'yo yun. Pagkatapos ng kontrata, pwede nang bawiin yon nung dealership. So after 2 years nang hindi na niya kayang bayaran dahil nag-build up na po yung kanyang credit at nagkabaon-baon na po sa utang, ipinost niya po sa isang social media group na he is now or she is now willing to give up the car. Nang wala siyang magiging pakinabang para lang saluhin ng iba yung 2 taong kanyang ibinaya doon sa kotse, sasaluhin ng ibang tao para ipagpatuloy ang pagbabayad for the next 3 years. Papatulan po ng iba yon, yung mga gustong magkaroon ng 2 years kotse na wala kang idadagdag kung hindi uhulugan mo na lang. Yun namang isa, para lang makalaya sa utang, ganun nga ang kanyang ginagawa. Napakarami yung ganung kwento rito, mga kapatid. Dahil dito talagang
susulsulan ka ng mga lending company na umutang. Ang bangko rito, iengganyo ka, gamitin mo ng gamitin ang credit card. At dito, aalukin ka. Bawat tindahan dito, bibigyan ka ng credit card. Canadian Tire, Superstore, Walmart, Master's Card, Visa Card, o Amex, kung ano-anong card. Ano layunin ng mga card na yon? Inbay, para lang may palamuti ka sa yung wallet. Ano silbi ng credit card kung hindi mo naman ikinakaskas? At sa bawat kaskas ng credit card, pabaon ang pabaon dahil 29% ang compound interest ng credit card. Bayaran mo man ang bayaran ang ano tawag doon? Bayaran mo man yung tinatawag na minimum payment noon monthly. Dagdag ng dagdag ang tubo noon. Kalaunan, lampas pa sa'yo ang utang na meron ka. So, anong mga bagay na ipinapaalala nito in a practical sense? Get rid of stuff that distracts you. Po. So, alisin natin ito. Pangalawa, number two, learn to be generous. Sabi po nung marami at madalas natin naririnig, magbibigay ako kapag dalawa yung ganito ko. Magbibigay ako kapag sobra na yung ganito ko. Hindi mo kailangan sumobra para magbigay eh. Kaya nga, iniibig ng Diyos yung nagbibigay ng masaya. At mayroong pagsasakripisyo. Katulad po ng mga taga Corinto, nagbigay po sila kay Apostol Pablo ng hindigit sa kanyang inaasahan. When we give, we are following the example of Jesus who gave us. Sabi ng 2 Corinthians 8:9, "For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, so that you, by His poverty, might become rich." God is the giver. God is the source of all we are and we have. He is also the given especially in His Son, Jesus Christ. Though whom we understand and enjoy His other gifts, no? Siya po yung tagapagbigay. Ibinigay po niya ang kanyang bugtong na anak. No? So, we need to be generous and learn to be generous. We are never more like God than we give. We are never more like God than when we give. Opo, marami pong paraan para maging kawangis ng Panginoong Jesucristo. Yung atin pong kabanalan at pamumuhay, pero higit tayong nagiging kamukha ng Panginoong Jesucristo when we give. Jesus gave His life for us on the cross, taking on our sins and restoring us to God. It's why we give. Those are the reasons we give. Jesus has been so generous to us, He did it all. And we contribute nothing to our salvation. All we can do is to receive the gift of grace, of eternal life, with empty hands of faith. But when we do, it's only appropriate, it is proper, that we develop generosity in our hearts. Alam niyo po, pinag-aaralan yung pagiging generous eh. Yan po'y bunga ng isang pusong tumanggap din ng generosity. We cannot give what we don't have. And we will not learn how to give if we don't fully receive. So, ganun naman yun eh. Kaya po tayo nagiging mapagbigay kasi tumatanggap tayo. That is what we're going to work toward in life as Christians. For a lifetime. That is part of our sanctifying life. Sanctification. Amen? At pangatlo, panghuling practical tip, simplify. Jesus summons us to simplify everything. Nawala na. Po. Ba nangyari? So, hinahamon tayo ng Panginoon to live a simple life. Jesus summons us to simplify our lifestyle, to focus on the kingdom. And this makes me think that simplification is natural response to the kingdom of God. In that kingdom, we won't be hoarding or storing up treasures. Instead, we will live in the bounty of God's gracious provisions.
Amen? We should pursue a lifestyle of simplicity, pursuing the things we value and removing everything that distracts from them, and doing things like examining the cost of owning an item, whether or not the purchase is oppressing the poor or harming the earth, refusing to impulse buy, learning to share, and leading a cheerful, happy revolt against the spirit of materialism. Dapat ganun ang buhay. Minsan nga, bago bumili, bago mag-acquire, bago umutang, tingnan natin. Is this simple living? Is this how should Christian live with simplicity? O minsan, hindi na nag-aakma, hindi na tumutugma. Para lang masabing may kakayahang bumili, utang dito, utang doon. Live a simple life. Naniniwala po ako, mga kapatid, dito ang nais ng Diyos. At dahil doon, babantayan ng Diyos pati ang ating mga kalusugan. Byproduct yan ng pamumuhay na may simplicidad. Iwasan po natin ang mainggit. Minsan ito po yung nagdadala sa atin sa kapahamakan. Yung pagkainggit natin sa mga bagay na meron ng iba. Ito ang nagtutulak sa atin para kumayod pa more, maghangad pa more, at umutang pa more. Invest in God and His kingdom, not in stuff. Get rid of anything that distracts you. Learn to be generous. Simplify. Jesus was generous with us. We must respond with generosity. Nakataya ang ating mga kaluluwa at ang pamumuhay natin ng may katagumpayan sa mga bagay na ito. Tandaan, makapangyarihan ng pera. Where your treasure is, that is where your heart will be also. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, dito po sa Tinig ng Pag-asa. Magandang araw po, mga kapatid.